Dumating rin pala sa point na kamuntik kayo maghiwalay ni Doc Rob. Parang laging kulang yung binibigay mo. Kasi there was a time na parang gusto ko rin mag-give up. Sabi niya, anong gusto niya ang dalawa ni Doc Rob? Maghiwalay kayo. Pag naghiwalay kayo, anong mangyayari sa buhay niyo? Anong mangyayari sa mga anak niyo? There was a time nag-agaw buhay ako noon. Nagpe-pray ako kay God, sabi ko. Kasi nag-50-50 ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, bigyan mo pa ako ng another chance mabuhay. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw rito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. She's a singer, actress, successful businesswoman, beauty queen, managing director ng Nobel Queen of the Universe, kasalukuyang Nobel Queen of the Universe, Queen of the Ocean, right? Mga kaibigan, let's all welcome ang nag-iisang Patricia Javier. Sa mga ka-TikTok. Ayan, hello po, Tita Aster. Sino si Patricia Javier when she was a kid? Kumusta ang childhood mo, anak? Siguro po masasabi ko yung childhood ko po. Naging masaya naman po ako as a child dahil nakatira ako sa Antipolo noon. Noong time na yun, yung Antipolo, sobrang parang bundok talaga. Walang kuryente. Walang TV. But we're very happy kasi yung kung saan kami nakatira, may sapa doon, may puno. Tuwing umaga, umakit ako ng puno. Yung mga suha. So, yung life namin sa Antipolo. Probinsya. Yes. Alam mo, hindi mo mapapantayan yan. Opo yan. Kahit nasa syudad ka na, maganda yung buhay mo at lahat. Hindi Totoo mo mapapantayan yung childhood na yon. Yes. Oo. Kaya nga po yung lugar na yon, kung saan po ako lumaki, talaga hindi ko rin po yun iniwan. Binabalik-balikan ko yon hanggang sa yung nakaipon na nagpagawa po ako ng bahay doon sa pamilya ko. Kasi dati yung bahay namin, kubo. So yun yung bahay namin, sabi ko, darating ang araw, magiging bato ka rin. Nagkatotoo naman po lahat ng mga dreams ko nung bata ako. So kaso nga lang po, nung time na yon naghiwala yung mom ko kasi, tsaka yung aking tatay. Pero sabi ko talaga, God always have a better plans for everybody. Mm-hmm. Sabi ko kasi, siguro kung hindi nagkahiwalay yung parents ko, hindi ako Patricia Javier ngayon. Siguro nandun pa rin ako sa bundok. Nakapag-asawa ako doon ng kaparehas ko lang na taga doon. Yung hindi naging mas malawak yung mga napuntahan ko sa buhay. Mm-hmm. Kaya sabi ko, kung ano man yung nangyari sa parents ko, dapat hindi ko yun, siguro dati sobrang lungkot, pero ngayon dapat i-ano ko yun, as a gift or as a positive way in our life. Mm-mm. Na kahit nagkahiwalay sila, may magandang nangyari sa buhay. Ilang taon ka na magkahiwalay ang parents mo? I was teenager, mga 15 years old. 15 years old. Ilang kayo magkakapatid? 4 kami. Ako lang yung babae, 3 lalaki. So at that time, pag 16 or 15 years old ka, di ba yung time na teens ka na parang pwede kang maging rebelde, di ba? Dahil nagkaganon yung parents mo. Pero yun sa akin kasi po, ever since talaga, pag tinatanong ako, lalo na pag sa show, say, what is your why? Ano ba yung why mo sa buhay? Yun sa my family. Mm-mm. Parating sila yung naiisip ko lagi na I wanna work hard, lahat kagawin para sa pamilya. Pero ikaw, hindi ka naman yung panganay sa magkakapatid. Hindi po. Meron pa akong kuya. So, pangalawa ka? Pangalawa. And then two other boys, younger boys. Okay. So, only girl in the family. Was this the reason kung bakit pinasok mo ang showbiz? Yes, I think so. Oo. Kasi nung nasa Antipolo po ako, ang tatay ko talaga, napakahigpit niyan. Hindi po ako maka-attend ng mga sayawan sa kanto. Party, oo, yung mga kabigan mo, di mo mapuntahan. Di ba dati noon ang mga party is yung nasa basketball court, ganyan. So ngayon, nung nahiwalay siya sa amin, tapos pumunta kami dito sa Quezon City, syempre parang, naku, paano kaya kami mabubuhay? Kailangan ko ng tulungan si nanay, ganyan. Mother mo was just a plain housewife. Apo. Hindi naman po, nagtatrabaho siya sa LTO dati. Okay. Parang liaison officer siya doon. Mm-hmm. Pero hindi rin naman sapat kasi apat kami magkakapatid na pwede, kailangan mag-aral. So nung time na yon talagang sabi ko, kung ano man yung meron ako ngayon, kung may talent ba ako, kailangan i-push ko yung sarili ko kasi nga para matulungan si nanay. So yun,
lagi akong sumasali sa mga yung TV contest. Sa Itbulaga, ilang beses ako sumali siya. Talaga? Oo. Beautiful girl. Ah, beautiful. Oo. What year was this? Nako, siguro 19, ano yan? 90s na, 1990s. Bago ka nag-showbiz oo, talaga. Oo, 93, ganyan, okay. 92. Okay. Kasi yung mga kasamahan ko, puro mga mistisa. Mm-mm. Eh ako, syempre, yung alam niyo naman yung... Morena, yun nga, ang pinakamaganda yung morena ka eh. Pero at that time, di ba pag showbiz, kailangan maputi. Oo, mistisa. Mistisa talaga. Oo. Kasi minsan pag nakita nilang ganito kulay mo dati, parang parang feeling nila, ay, normal lang siya itsura niya, di ba? So, doon na po nag-start yung kailangan. Lahat yata ho ng mga barangay pageant, yung mga... Puro mga beauty contest. Oo. Ang nanay ko naman po, ang laging push ng push sa akin dati pa. Mm-mm. Pero ako talaga, siguro personally, kung meron lang po talaga kami kung may magpapaaral po sa akin, gusto ko maging dentista. Oh. Yun talaga ang gusto ko. Isa po sa tao na masasabi kong nakatulong talaga sa akin is si Ate Lani Mercado. Kasi po si Ate Lani, meron po siya, silang place Antipolo sa Antipolo. Dati, yes, I know. Yung tatay ko po, dati pong caretaker sa kanila. Okay. Tapos, nagpupunta siya doon, nakikita ko siya, ganyan. She's my idol, actually talaga. And then, nung humingi ako ng sa kanya, sabi ko, Ate Lani, gusto ko mag That's Entertainment. Sabi ko, baka pwede naman pong magsulat po kayo. I-recommend din naman po kay Kuya Germs. So, I think, nagbigay siya sa akin ng letter, pinabigay niya kay Kuya Germs. At nung nag-audition ako, eh, nakasama po ako dun sa sakat with Isko Moreno, Aramina. Ah, so, yun makasapkapanabayan mo. Yung mga kabatch ko po. Uh-oh. So, dun na po nag-start yung journey ko sa showbiz. You were 15 or 16 years old ka na? 16 years old 16 na years noon. Old ka na mag-showbiz ka. So, That's Entertainment. That's Entertainment. Sino ang nagbigay sa'yo ng pangalang or ng screen name mong Patricia Javier? Ang ganda si Jessica Rodriguez. Ah. Kasi nung sumali ako sa Binibining Pilipinas, ang pangalan ko dun, Genesis Canlapan pa. Oo, yun mo. Eh, nakita ko ni Jessica sa backstage. Sabi nga nun sa akin, alam mo, you have a small face and you have the body. You have the height. Oo, sabi niya, gusto mong mag-artista, dadaling kita sa Viva. Sabi niya ganun sa akin. Mm-mm. Tapos, nung at that time kasi, I think, ang time na yon medyo parang ang... mas nagiging boom na paggawa ng mga pelikula, mga parang sexy films, yes, ganyan. Right, right. So hindi muna ako kasi sabi ko sa kanya, maybe I'm not ready, sabi ko. Mm-hmm. Sabi ko siguro pagka pagkataos na ng dibu ko, parang gano'n. Mm-hmm. So after 2 years nung nakapag-dibu na ako, tsaka na ako, yun, tinawag ako na si Jessica Rodriguez. Ito ba yung dito kayong ang kabit ni Mrs. Montero? Yes. Yan ang launching movie mo eh, di ba? That's my launching movie. Ang kabit ni Mrs. Montero with... 1999. Yes po. Pecky Galiaga ang ating pong director. Yes, no less. And Lori Reyes. Reyes, o sila magpartner. And then after nun, binigyan ulit ako ng bagong Unfaithful Wife. Yun po, doon po nagsimula. Bali si Jessica Rodriguez, kasi sabi niya, kailangan palitan natin yung pangalan mo, hindi bagay yung Genesis na sa sa magiging image ko daw. Yes, right. Yun po. So you were built up as a sexy star. Yes. Nung nagpapasexy ka na, or rather nung nilaunch ka na ng Viva, nagpatuloy ka ba sa pagiging member ng Dutch Entertainment? So, wala na po. Bali, after 2 years, ang love ko po talaga is singing. Mahilig ako talaga kumanta dahil bata pa lang kumakanta ko sa taas ng puno ng kahoy. Habang kumakain ako ng santol. Hindi ko makalimutan talaga sa buong buhay ko pagkanta ko nung Wind Beneath My Wings. Oo. Sabi ko kasi, fly, fly! Ganun ako. Pag ganun ko, naputol yung kahoy. Ano? So, bumagsak talaga ako. Naka-fly ka. Nag-fly ka talaga. Siyempre, sexy star ka. Pag ini-invite ka nila, kailangan marunong ka sumayaw, marunong ka kumanta. Right. So ngayon, parang ginawa ko ni Jessica, okay, let's do, mag-reinvent tayo ng sarili mo. Mm-hmm. Sexy ka, tapos kumakanta-kanta ka. Mm-hmm. So doon ko na ipasok yung pagkanta ko naman. At nag-concert ka pa sa Folk Arts Theater. Yes. Oh, hindi ko makakalimutan yun. Lakas ng loob ko talaga. Imagine mo, nag-concert ito sa Folk Arts Theater. Opo. And you were able to fill it up. Diba? For a while, you stopped. Mm. Why? You stopped showbiz. At the hype of my career,
I fell in love. Hindi, before that. Ah, before that, hindi. Bago ka na in love. Kasi pumunta ka muna sa America for a tour, right? Oh, yes. Oo. Na-invite ako sa America kasi nag-tour kami no nila Ogie Alcacid, ganyan. Ako yung ano nila doon, yung sexy side. At saka ikaw yung muse nila. Oo. So, nung nagpunta ako sa America, yun, doon ko nakilala yung napangasawa ko siya. So, nagpunta ako sa San Diego. At that night nang may parang dinner with the 2004? Sponsors. 2004, 2003. Ay, 2003, I'm sorry. Okay. So, doon sa crowd na yon, we have common friends. Pinakilala sa akin si Doc Rob Walcher, na isang chiropractor. And then, at that night nang pinakilala kami, niyaya niya akong, sabi niya, if you want, I'll take you around in downtown of San Diego. Mm. So, sabi ko naman, this is a good opportunity for me to see the downtown, diba? Mm-hmm. That night, we had a great time. Tapos, nung hinatid na nila kami sa hotel namin. Pero kayo lang dalawa? No, we're with other people pa naman. Ibang, oo. Ano ako nun, kasi paghatid niya, siguro mga 2 a.m. na yata, sabi niya, can we have coffee, breakfast? Sabi ko, ano ba namang Amerikano na to? Late na, tapos magbe-breakfast ka agad. Sabi ko, ayoko niyang pakawalan, in other words. So, tapos sabi ko, okay. Sinundo niya ako ng 9 a.m. Tapos dinala niya ako dun sa clinic niya sa La Jolla. Sabi niya ganun, would you like to try chiropractic? Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, oh, sure. Kasi ako talaga, there's something wrong with my neck. Dinala niya ako doon. Tapos, in-align niya yung katawan ko, yung buong ano ko. After that alignment, pag ano ko, alam mo yung mapapaluha talaga ako, na parang I feel relieved, na parang iba yung happiness na naramdaman ko. Tapos at the back of my mind, sabi ko, Lord, ito na ba? Tapos ang gwapo-gwapo pa, ang tangkad, ang gwapo-gwapo pa. Lord, ito na ba? Ganun na yung kuna pa question kagad ako. Second meeting pa lang. Pero hindi ka ba nagsuspetsya na may interest talaga siya sa'yo? The mere fact na parang ayaw kanyang bitawan. Diba? Ito pa nga. Siyempre, diba, after po dun sa clinic, di sabi niya, let's walk to the shore, dun sa beach. Tapos maglakad-lakad daw kami. So sabi ko, romantic naman ito, lakad-lakad daw. Maya-maya, hinag niya ako. Nandun kami sa beach, hinag niya ako. Siyempre ako naman, kinalabutan ako, hinag ako, di ba? Tapos maya-maya, alam mo yung feeling ko na parang kikisa na niya ako. Yung ganun. Yung sabi ko, ako naman gusto ko rin, pero sabi ko parang mali eh. Parang sabi mabilis. Parang mabilis, parang ganun. Tapos sabi ko, you know what? I think I like that but not now, sabi ko. Tapos napasabi ako, sabi ko, because I'm a Filipina, I don't kiss in my second date. Parang on the third date, pwede na. Pwede na ang third date. So, yun na yung nangyari. Tapos, yun pala, parang na-challenge yata siya doon. Parang, kasi sa Americans, walang problem. Walang issue sa kanila yun. Nung time na hindi na nangyari yun, parang sabi niya, uy, parang bago to ah. Ako naman, pag tinatanong ako, love at first sight ba? Tinatanong ko si Doc Rob daw, love at first sight ko daw. Sabi ko, I think it's love at first crack. Bakit ganun ang sinabi mo? Kasi di ba in-align niya yung buong katawang ko, di ba? Yeah, right. Doon ko naramdaman na parang naiyak ako na parang, Lord, ito na ba? Meron kasi akong ex-boyfriend na parang ang hirap na mawala sa isip at puso ko noong time na yun. Nang umuwi ako nung nakilala ko si Doc Rob, pag uwi ko sa hotel, hindi ko naalala yung ex ko. Siya na inaalala mo. Siya inaalala ko. Siya na yung laman ng isip mo. Alam mo, siguro that's a tip dun sa mga gustong mag-move on. Doon mo ma-feel na naka-move on ka na. Pag yung nakipag-date ka, pag uwi mo, hindi mo na naalala yung ex mo. Ang inaalala mo yung present. Okay, that was the second night that he tried to kiss you, tapos ikaw evasive ka pa doon. Yes. And then nasundan, kailan? After 3 weeks. Kasi, di ba paalis siya noon? Oo, kasi pupunta siya ng San Francisco. Yes, correct. Ako naman papunta ng New York. Mm-hmm. East Coast, magkalayo. Magkaganon talaga, di ba? So ngayon, nung nagpunta na ako ng New York, and then nag-ikot kami dun sa East Coast, after nun, babalik na daw at Pilipinas. Mm-hmm.
Eh, nung habang umiikot ako sa New York, panayan ang text niya sa akin, okay. Yung mga ganun. Oo. Sabi niya, I hope before you go back to Philippines, you can still, see each other. See each other, ganun. Hmm. Nagkataon, meron akong sa San Diego, meron akong mga sponsor doon na couple na they're very, generous to me na they want me to stay in their house. Sabi niya, pag pumunta ka sa San Diego, punta ka lang sa bahay namin, doon ka mag-stay. Mag-stay. Oh. So ngayon, parang naalala ko yun. Mm-hmm. Eh, di ba niya, sabi ko na lang, sige, bago pumunta Pilipinas, dadaan ako ng ulit. San Diego. Hmm, ipaino, rason mo lang yun. Ek mo lang yun, ek. Siyempre, di ba? Pero at least, hindi kagad ako pupunta sa bahay niya, di ba? Mm-hmm. Hindi ako mag-stay kay Doc Rab. Kasi nga, sabi ko, baka mamaya, siyempre natatakot din ako, hindi ko naman siya kilalang gano'n. Para masyado. So, nagstay ako dun sa kay Tita Melinda at Romy Casas doon, sa bahay nila. Tapos, dun lang ako din nadalaw ni Doc Rab. Tapos, nung nakita ko na parang seryoso siya sa akin, ganyan. Siyempre, sumama naman ako sa kanya. Sumama na ako sa kanya. At doon na nangyari yung first kiss. Ah, okay. Was it the time na umuwi ka pa muna dito or nagstay ka na doon or you got married? Umuwi muna ako. Okay. Mm-hmm. Kasi po kailangan ko talaga umuwi. Una-una, may mga projects pa po ako na kailangan gawin. At the same time, hindi naman po talaga nakaplano yung about Doc Rab na mangyayari yun, di ba? Destiny yun eh. Opo. Oh. And then at that time po, syempre ako po yung breadwinner pa rin ng family na inaalala ko yung gusto ko kasi sabi ko pag nag-asawa ako, may maiwan man lang ako ng hanap buhay sa mga kapatid ko. Unsettled na rin ang pamilya. Parang hindi ko na rin po sila masyadong maisip ng Yun. So ngayon, nagstay muna ako. Umuwi ako sa Philippines, tapos nagstay ako for almost 2 years. Tapos kami ni Doc Rab, long distance love affair. No, napakahirap kasi gabi doon, umaga dito. Mag-adjust ka on time zone. Opo, mahirap po yun. Oh. Anong time na yun, wala pa tayong mga Zoom, wala pa tayong mga ganyan. Wala pang cellphone at that time. Oh. Ang time na yun, more on email. Tapos, siyempre, tatawag ka, ang mahal-mahal, di ba, long distance. So, pero si Doc Rab, talagang he's into it na makausap niya ako. Nagpapadala siya ng flowers or letter. Wow. Kaya nga ako yung mga letter sa akin ni Doc Rab, andiyan pa rin. Tinatago ko yun, nilalagay ko yun sa alam mo yung table na glass? Mm-hmm. Nilalagay ko sa mga ganon. Sa ilalim? Sinisipit sa ilalim, ko. Oo. Okay. Pero hindi ka ba sinunda ni Doc Rob dito sa Pilipinas? Ay, pumunta rin po siya dito noon. Okay. Nagbakasyon din siya, minit niya yung parents ko, yung mga kapatid ko. At I think doon siya mas lalong na in love in our culture. Mm-hmm. How Filipinos love so tight with the family. Mm-hmm. And then, kailan siya nag-propose sa'yo? Nung 8 months na kami na long distance love affair, bumalik pa ulit ako doon nung 8 months namin, kasi meron naman akong show. Okay. Nung 8 months na yon, that's the time nag-propose. Saan siya nag-propose? Doon sa La Jolla, sa beach, kung saan kanya akong hinag... Nung unang yung pinuntahan doon, yes, din siya nag-propose. Napaka-ano rin pala, di ba? Ikaw ba, ini-expect mo yung proposal or nagulat ka rin? Alam mo, nagulat ako. Kasi syempre, hindi ko pa naman iniisip na ganun kabilis, di ba? Ang iniisip ko, siguro after 1 year pa lang. Or so, 8 months pa lang kayo eight noon? 8 months pa lang kami noon, oo. Mm-hmm. Tapos after noon, kasi syempre, lang ako doon mga 7 days lang ako nung time na nagpunta ako doon. Tapos bumalik na naman ako ng Pilipinas. Tapos another 1.5 years bago babalik ng US. So sabi ko, pagbalik ko doon, sabi ko, yun na. Yung hindi pong magpapakasal na kami. Mm-hmm. Hindi ba siya nahihirapan nun to maintain a long-distance love affair, yes, di ba? Very hard. Oo. Tapos sabi niya, he almost gave up na rin. Yes. Sinabi niya yun, di ba? Yes, opo. Oo. Bakit sinabi niya yon? Kasi parang nakita niya na yung buhay ko nandito sa Pilipinas. Hmm. Nandito yung family ko, nandito yung career ko. Parang hihinayang siya na parang ite-take away daw niya yon sa from sa akin dahil nandito nga yung mga mahal ko sa buhay. Yun ang pinaka-ano niya. No? Kaya sabi niya, parang naramdaman ko naman yung sincere niya, yung pagmamahal niya, para isipin niya yon, di ba? Kasi kung siya, is selfish siya, sasabihin niya lang na, I want you here with me, di ba? Mm-hmm. Pero meron siyang ganung pag-iisip na iniisip niya yung family ko. Pero pag wala na ako dito, yung tulong na maibibigay ko sa kanila. So, yun na. Yung tipong
doon ko mas na appreciate. Na-appreciate or doon ko na mas sabi sa sarili ko na I think this is the one for me. Tapos, so you finally got married in the US. Exact date? December 27. Oh, 2 days after Christmas. Yes. Okay. Tapos, sa court po December yun. 20, so parang civil wedding. Civil wedding So December court. 27, 2005? Yes. Oh, 2005. And then, February 12, yun naman yung sa garden wedding. Nag-renew na lang kami ng vows namin nung 10 years. 10 years nyo. Siyempre, all your life, for so many years, nasa showbiz ka, ito yung ginagawa mo. Opo. You were earning your own money. So, hindi yun naging madali rin na decision on your part. So, paano ka napunta sa ganung decision? Sabi ko nga po, diba, pag yung buhay po kasi pala parang chapter ng life natin, kailangan nag-move forward po tayo. Siguro at that time, inisip ko na lang po na I want to have my own family. Gusto ko family ko. So, time na yun, nag-focus ako doon. So, may mga bagay na ako, kunyari, nung nasa US ako, I still try my best na nag-umuha ng paraan. Nag-aral po ako ng esthetician doon. Ooh. So, graduate po ako ng esthetician. Ano nga po eh, pumasa pa ako sa, umuha ko ng board exam. Oh, talaga? May ganun. Tapos, nagtrabaho po ako sa isang dermatology clinic. Mm-hmm. Medyo matagal-tagal din po ako doon kay Dr. Tess Mauricio. And then, yun, tapos there was a time din na nag-DJ pa po ako doon. Talaga? Pero this is in San Diego? Sa San Diego, okay. So right. Nag-aral ako mag-DJ kasi usong-uso nun yung hot na DJ na babae. Yes. Sexy. Sexy, So pag weekend, pag tulog na yung mga anak ko, tsaka si Doc Rab, sabi ko sa kanya, I'm gonna go first, I have a gig. Ganun. Mabuti pinayagan ka niya. Opo. Yun naman po maganda kay Doc Rab. Ever since naman, very supportive sa akin. Na talagang pinapayagan niya ako sa ginagawa ko. Yung mga kinikita ko dun sa pag-gigs ko na ganun, o kaya sa pag-esthetician ko, kalahati nun, lagi ko yung sinisave, pinapadala ko yun. Lagi ko nagpapadala ng box, balikbayan box. Sa pamilya mo. Sa garahe namin, lagi may balikbayan box. Pinupuno mo. I just manage my time for my family. Tsaka dun nga, sa yung para kumita pa rin po ako. At hindi ka naman in-stop ng asawa mo. Oo, very important talaga if you find a partner na talagang very supportive talaga. Very understanding. Yun talaga dapat, yung tipong hindi ka hinuhold, yung gano'n, yung parang hindi ka sinasakal. Oo, na talagang iniisip niya yung kung saan ka magiging masaya, gano'n. At alam din niyang ikaw ang inaasahan ng pamilya mo. Opo. Were there times na nung nandun kayo sa Amerika na binibigyan kanya ng pera na para ipadala sa pamilya mo? Siguro, nung mga una hindi. Kasi parang sa Amerikano hindi. Hindi yun. Kasi uso sa kanila yun. Oo, no? Diba? Siyempre, pag makikita ko rin siya, he works so hard. Ang hirap kaya mag-kairo-kairo, diba? Mm-hmm. The whole day, nagkaganon siya. Magbibigay lang siya pag yung kunyari may birthday. Mm-hmm. Pero hindi talaga yung regular. Oo, regular. Uh-oh. Kaya ako, parang in my side, gumagawa ko ng sideline ko na para magkaroon ako. Kasi nga po, ang hirap pong hihingin ko yung pera na gano'n para sa pamilya ko. Para nakakahiya. Nahiya. What made you decide at paano mo rin siya na-convince na tumama sa Pilipinas at mag-relocate dito? Yung business namin, sabi niya kasi, medyo matagal-tagal na siya doon pagiging Cairo. Parang gusto naman niya parang maiba yung namin. Environment. Tapos sabi ko sa kanya, noong una kasi nagbibigay siya ng mga ibang place sa Amerika, pumunta kami sa ibang states, ganyan. Sabi ko, alam mo naman yung buhay mo na sa Amerika. It's like this, di ba? Work, family, and then ganun lang. Mm-hmm. Sabi ko, why don't we try Philippines? Sabi ko, punta tayo sa Pilipinas habang bata pa yung mga anak natin. Mm-hmm. Kasi pag teenager na yun, hindi mo na sila pwedeng sabihin mo, punta dito, right, di ba right, po? Right. So yun, doon nag-start yung parang siya naman, okay, sige, sabi lang niya. Pero at first, parang parang yung give it a try muna. Oo, yung ang gagawin lang namin, bakasyon. Mahabang bakasyon. Yes. Just say 6 months. Nung nandito siya, habang ako, I'm trying to go back na magte-taping, ganyan. Sabi, naman ako sa kanya, wala siya masyadong ginagawa rin.
sabi ko sa kanya, alika, let's do na lang mga wellness mission. Punta tayo sa mga secluded area, mga barangay, church, para yung tell them about wellness, ganyan. Doon na po nag-start yun. Na nung pagdating namin dito, at least siguro 2 times a week, meron kami laging charity mission na wala, we use our own ano money for that. Napansin namin na ang dami palang tao na talagang may kailangan ng chiropractic dito sa atin. Kasi nung ano pumupunta na sila sa bahay namin, yung garahe namin, doon na lang ano talaga kinakairo ni Doc. So sabi ko, pag may pumunta dito sa atin na 50 people in one day, siguro baka kailangan mag-clinic na tayo. Doon nag-start yun. So your first clinic was in Quezon City? Yes. Oo. Opo. Ito yung pinaka-main nyo ngayon, yes, diba? Yes. Nagsimula yun sa garahe namin. Tapos yun, nakakita na ako ng, ano, ng magandang place na pwede namin gawing clinic. Doon nag-start. And now you have 5 branches. Opo. Wow. Praise God. And then, syempre, tita, I also owe you because you also help us when we're starting our ano po clinics, 'di ba? Nagigest kami sa iyo, tapos tinusulat mo kami. Ang laking bagay po nun. I remember, yes, by pa si Kuya Germ sa Walang Tulugan. Mm. Your first TV guesting happened in the show, yes. At kami ang nag-interview sa iyo ni Kuya Germ. Opo. I think this was December 2014. Yes, yes. Tama? Yes. Kami ang first, kaya yung tinatatandaan ko 'yon. In fact, nagulat ako kay Doc. Remember when I went to your house, sa condo nyo dito sa Quezon City? Uh-oh. Nagulat ako, he played it. Meron siyang kopya, nagulat ako. Bagong dating lang kayo noon, I think dumating kayo November ba? Opo, November. November. Parang last week of November. Yes, oo. Nung matapos mabalitaan ko nandito ka, call kita ka agad. Uh-oh. And true enough. At magmula noon, I mean, in fairness naman kay Doc Rob, I mean, kahit si Doc, ang ganda-ganda rin ng vibes, ang ganda-ganda rin ng ano sa tao. Okay. Kayo, very automatic silang mag-asawa. Grabe. I mean, kayo mag-asawa. So, parang it radiates, kasi sabi mo, it comes from within. Opo. Mula sa puso talaga. Hindi pwede yung plastikan, you know, whatever. Minsan, mararamdaman mo yun. Ay, naano ka lang nito eh, di ba? Pero, but in your case, and you're so lucky to have him. And well, in the same manner na, he's also so lucky to have you. Yes. Kaya talagang kayo ang pinagtagpo. And then you have 2 beautiful sons. Wow. Thank you po. And si Robert is how old now? 16. And wow. Then si Ryan is 11. 11. Naging payak din ang pinagsimulan mo. I mean, simpleng buhay. At kaya mo na-appreciate kasi like, alam mo how it is to, sabi nga ni Boy Abunda, alam ko ang maging mahirap. Mm. At naranasan ko ang pagiging mahirap. Mm-mm. Sabi niya na talagang ano, pero kumbaga ito, like what you said, nakatadhana na yun eh. Ito yung kailangan mong daanan. Opo. Diba? Bago ka naging isang successful housewife, businesswoman, hindi ka nalang entrepreneur eh. Ang talagang very successful businesswoman. Oh, thank you. At saka magandang ano yung dalawa. Ang tandem yung mag-asawa, di ba? Opo. Now you have 5 branches. Saan itong mga to? Yung pinaka-main branch po namin, Quezon City. Diyan lang po yan sa Tomas Morato. And then Makati po sa Arnais Street. And then Alabang sa Westgate. And then Bacoor sa Niyog. And then, yung pinakabago po namin sa Angeles City, dyan lang po yan sa Infinity Shop. Wow! Imagine yan. Mo, akala, I mean, so short a time. Opo. Dumating lang kayo dito noong November 2014, you have 5 branches now na talagang dinadagsa, dinadayo. Opo. At bukod sa mga local employees nyo, meron din kayong mga in-import na mga opo. Cairo na opo. Americans, right? Yes, oo. Kasi hindi na po kaya ni Doc lahat right, yun. Right, opo. Right, so, right. Every clinic po namin may associate doctors po kami dyan. Galing. Kaya nga po kami dalawang mag-asawa, we create this foundation, yung Doc Rob Share the Blessing Foundation, na talagang sabi namin, God bless us, but we need to give back to the community. Mm-hmm. Our projects there, we have livelihood, we build homes, and then we also have education. Mm-hmm. So nagpapaaral din po kami ng mga ano po estudyante. And then sabi ko nga sa kanya, yung mga products na binibenta namin sa ano po sa clinic or lahat po ng ano namin, lagi po yung may share po yung foundation namin sa lahat. A certain percentage goes opo, to the foundation. Yes po, lahat. Was there a time na
umiyak ka ng todo? Siyempre po. Parang it's part of life naman talaga yung minsan maiyak ka talaga. Kasi maraming ring challenges along the way bago ka maging successful in life. Every stage ng buhay, laging merong talagang challenge. Yung unang stage siguro nung pag-iisipin ko nung bata ako, when my parents talaga naghiwalay. Sobrang yun ang una mong iniyakan. Siyempre, mas lakip yun sa akin, yes. Dahil sino po bang pamilyang gusto maghiwalay, di ba po? Ang hirap. There was a time nag-agaw buhay ako noon nung nanganak ako kay Robert. Naramdaman ko yun tipong nagpe-pray ako kay God, sabi ko, kasi nag 50-50 ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, bigyan mo pa ako ng another chance mabuhay. Kasi sabi ko, I wanna just give back all the blessings to you, you know, to all the people around me. I wanna take care of my kids. And then, part din po siguro ng yung relationship, katulad sa amin ni Doc Rob. Sometimes people think everything is so perfect. Deep inside, meron pa rin side na parang, kung hindi ka talaga malakas yung faith mo, mahirap pag wala ka talagang faith in God. Dahil yun yung parang pinaka... Tinitesting parati. Oo, tinitesting yung relationship, mm-hmm, or yung lahat, maraming... Yung patience din. Opo. Bilang mag-asawa. So, I'm just so happy that my parents, or especially my mom, give me this plant seed in my heart na you always pray. You always pray. When you feel down, you always count your blessings. When it comes dun nga sa relationship, ang daming dumaan na pagsubok, pero God is so good to us na sabi nga namin ni yung aking mother-in-law, natatandaan ko parati, sabi niya, anong gusto niyo dalawa ni Doc Rob? Maghiwalay kayo. Pag naghiwalay kayo, anong mangyayari sa buhay niyo? Anong mangyayari sa mga anak niyo? Pero kung kayong dalawa, lagi kayong together, you stick as a family, tingnan mo, magiging mas blessed kayo. So, para sa akin, parang ang laking ng mother-in-law ko na sinabi niya sa akin yun. Kasi there was a time na parang gusto ko rin mag-give up, na sa relationship, parang may hinahanap ka. Tapos minsan, hindi yung parang laging kulang yung binibigay mo. Yung parang feeling ko lagi ako sumasali sa beauty pageant. Hindi pong laging kailangan... Dinomero. You look so good. Yung mga ganon. Hindi pong may mga ganong time before na parang sabi ko, ano ba naman to? Kala ko tapos na ako sa beauty pageant. Yung mga ganong feeling po. In God grace talaga. Sabi ko nga, lahat ng challenges nagiging okay dahil nga doon sa prayer. So in other words, dumating rin pala sa point na kamuntik kayo maghiwalay ni Doc Rob. Meron ding ganun, pag nag-asawa ka, marami na siyang parang it's not only you and him, di ba? You have a lot of consideration, your kids, kung yung mararamdaman nila, yung mga ganun. One thing na ko sa pag-aasawa is, pag nag-asawa ka, it's a commitment talaga. And sacrifice at and the sacrifices. Same time. Pero pag naglagpasan mo yung mga agos, yung mga hard time na yon, mas maraming blessing yung darating. Anong ginawa niyo mag-asawa para to keep it intact? Siguro po, we focus in a good side. Like, kasi minsan pala sa relationship, there's different kinds of love language. Kung sa partner mo, maging sa'yo, sobrang sweet sa'yo, pero hindi naman pala siya ganun. Pero meron siyang ibang love language na gagawin na, nangyari, more on giving siya. Doon niya na ibibigay yun, material things. Pero yung kunyari, yung hinahanap mo na gusto mo sasabihin sa'yo, everyday na I love you, ganun. Kasi iba-iba nga po, yes, di ba? Yes, yes, yes. So, dapat pala, aalamin mo kung ano yung love language ng partner mo. Mm-hmm. Doon ka mag-focus. At doon ka mag-a-adjust. Doon ka mag-a-adjust. Hindi mo pala kailangan yung tipong, hindi niya ako hinahag parati, o hindi niya ako kinikiss. Yes, siguro hindi niya love. Ako love. Oh. Hindi pala ganun. Ang hanapin mo, kaya ka nga pinakasalin to, there's a special thing na there's something na sa'yo, ganyan. So, mula nung naging ganun yung namin na parang pananaw namin na, ganito love language niya. Parang mas naging kaming dalawa, pareho kami. We don't expect, parang everything is like organically na
ayan na. Yung tipong we've been together for 17 years of marriage. Oh, wow. Anong pinakamatinding bagay ang iniyakan mo bukod dun sa paghihiwalay ng parents mo? Siyempre, yung pag may mayroong nawawala sa family, you know, isa yun. Umaisip na sobrang ano talaga. How are you and your father right now? Oh, my dad. We're very okay, my dad. Mm-hmm. Kasi naman si tatay naman, ever since, ako kasi favorite nun na anak. Mag-isang babae ka isang babae ako. So kahit yung tatay ko, yung nagkaroon ng another family, parang ako, andun pa rin yung respeto at pagmamahal ko sa tatay ko. Hindi nagbago yun. Hindi nagbago yun. Are you close to your half-siblings? Oh yes, oo. Ilan ang, kasama ko rin sila. Ilan ang half-siblings mo sa father's side? Five. So marami-rami kayo, siyam na kayo lahat. But your mother has not remarried. Oh, talagang ano, di ba? Nag-focus na lang siya sa pagiging nanay niya, sa inyo. Tsaka mag-isa ba kayong binuhay ng nanay niyo? Nung medyo malalaki na kami, talagang sinanay na talaga. Nung naghiwalay na sila ni tatay. Hindi man lang tumulong tatay mo. Siguro, konti-konti. Dahil may pamilya na siya, iba. Oh, pero at least ikaw, hindi ka nagkaroon ng resentment, hindi ka nagrebelde, hindi ka nagtanim ng galit sa tatay mo. Opo. Hindi ba? Hindi naman po ako Siguro, there was a time, pero as I grow old, parang na-realize ko yun nga. Ngayon, the way I think life, like, everything happened for a good reason. Mm-hmm. I met this person in this certain moment of my life kasi kailangan ko siyang makilala or kailangan siyang mawala. May ganun na akong pag-iisip ngayon na feeling ko it's part of my maturity na nyari, kaya naghiwalay yung dalawang tao kasi hindi naman isang tao lang may kasalanan. Laging both parties or... Ang sabi ko nga lagi, everything happened for a good reason. Kung i-rewind ang buhay mo, anong gusto mong balikan? Yung moment siguro na nasa Antipolo kami. Yung mga bata pa kami, yung parang yung... Buo pa ang pamilya niyo? Buo pa pamilya namin. Yung tipong masaya kami kahit kamoting kahoy kinakain namin. Mais or talbas ng kamote. Pero alam mo yung masaya yung family. Simple ang buhay. Simple ang buhay. Walang stress. Siguro yung time na yun, parang yung masaya yung mother ko. Kasi na-feel ko sa mother ko kahit kaya ngayon, matagal silang hiwala yung tatay ko. Parang hindi na nga siya nag-asawa. Parang feeling ko... Dinamdam niya ng gusto. Kahit sabihin niyang okay na siya, parang feeling ko there's still something. Parang she's still hoping na sana yung tatay ko is naging okay pa rin yung family. Parang ngayon talaga... Pag kami ni nanay, I always give yung kung ano man yung di nabigay ni tatay ko sa kanya. Parang pinubunaan ko yun para maramdaman ni nanay na mahal namin siya. At alam ko kung gaano ka mahal ang mother mo. Mensahe mo sa mother mo. My mom, nanay, you know, my noble queen of the universe classic. Yan. Alam mo, hindi ako magiging Patricia Javier kung hindi dahil sa'yo, hindi yung mga guide mo sa akin mula pa noong bata ako na talagang ikaw yung nag-guide sa akin. At up to now, yung pagiging nanay mo, parating nandun pa rin, hindi mo kami kinalimutan ng mga anak mo. Yung sacrifice mo sa buhay mo. Sa amin mo lahat, binigay yung time, effort, money. You don't buy good things for yourself. You're always buying things for the family. Kaya nga, kahit 50% lang ng ugali mo mapunta sa akin, masaya na ako noon na ganun yung pagmamahal mo. Na sana yung pagiging ina mo talaga na hindi ka nagbago sa amin. Kaya, Nay, thank you so much. I love you so much. You know that. Kaya huwag mo isipin na kahit si tatay hindi kami nahal ng ganun, pero God gave you kids like us, especially me, na I'm gonna love you for the rest of my life. I love you, nanay. Kung nanonood ang tatay mo, anong mensahe mo sa kanya? Basta tay, kahit anong mangyari, ikaw tay, magkakampi pa rin tayo. Alam mo yan. Yung tipong, alam ko kung gaano mo ako kapaboritong anak. Wish ko lang sana, maaba pa yung buhay mo. Na magkaroon ng chance na kay ni nanay magkaroon ng closure talaga na masabi mo rin kay nanay yung time na talaga minahal mo siya. Sobrang mahal na mahal ka ni nanay.
Mensahe mo kay Doc Rab. Doc Rab, I always said, you're the gift from God. Thank you for first embracing Philippines. Thank you for loving me for who I am. Thank you for taking care of our kids. Thank you for everything. Just be strong. Just be strong and happy. Na sana, you're really happy where you are right now. Kung maging yung relationship natin as a power couple, sana God will give us more, you know, health and wealth so we can help more people. Love you. Auntie, you're beautiful too. Handsome. Sons, yes. My sons, Robert, RJ. Yeah. For sure, someday you will see this video. And I just want you to know how blessed you are, how lucky you are. And sana, guys, just follow kung ano yung mga ginagawa namin. Kasi sana yung ibinibigay namin sa inyo. Sana, pag-ingatan nyo mga anak ko and i-share nyo lagi ang blessing natin sa lahat ng tao kung nasaan man kayo parati. At mapalaki namin kayo ng talagang may takot sa Diyos at kayong dalawa ay talagang maging mabuting mga tao. Yun lang yung ano ko, yung aking legacy sa mundo na to na mapalaki ko kayo ng maayos. Your message to everyone? Yes. Being Patricia Javier po, para po sa akin ay sana po ay maging, kung ako po ay naging blessing sa family ko, sana po maka-continue ko po yung bibigay ng blessing ko sa lahat ng mga nangangailangan. Alam ko po na in our own little way ay we can touch more people. And sana po patuloy niyo pa rin po kaming suportahan, kami po ni Doc Rab. And sana po, huwag niyo po akong makalimutan. And for me, isa lang po siguro yung may iyon ko sa inyo. Always have hope, always believe in God. And sa lahat po ng struggle in life, after the rain, there's always a rainbow. Anak, please allow me to personally thank my sponsors. Pandan Asian Cafe. Maraming salamat, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena. Hello Glow, most of you from Japan. Beauty Derm, Nutritech, maraming salamat Joss de la Luna. Aficionado by Joel Cruz. Eris Beauty Care, Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia. Mesa Tomas Morato, Richie's Kitchen by Richie Ang. Nessa Estilia Salon for my hair and makeup. Gandang Ricky Reyes, Chato Sugay Jimenez, Jeffrey Jimenez, Bebot Santos of Coloretti Clothing, Studio Manila, Manila Bulletin, maraming salamat, Bobby Requintina, The Red Meat Shawarma, maraming salamat, Chef John, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, and Shinagawa LASIK and Aesthetics Center, Asia's Lashes. And of course, Sugar White by Sugar Mercado. At of course, kayo mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, mag-like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan, dito lamang po sa TikTok. TikTok! 2022 Ambassador of the Ocean. And this beautiful crown. Kaya ba ako? Yes, ikaw muna tita. Ito po kasi yung crown na ito. Ayan. Okay, ang ganda. So ito pong crown na to is pang ilalim ng dagat. Oh, kaya po. So perlas yung doon nakikita yun sa ilalim, di ba? Tingnan mo yan, di ba? Ano po yan eh? Mermaid. Ayan, di ba? Yung pinakaano, po. Pwede ilagay mo yung hair mo sa likod apo. Para ayan, yes. Para makita ng ang total beauty, di ba? So ang Noble Queen po okay. Ay isa po ito sa kanilang project namin mm-hmm. na we are partner with DNR mm-hmm. dahil po kami talaga ay gusto namin pong makatulong sa ating kalikasan. So, for our environment under the sea, nagkaroon po kami ng pageant mm-hmm. na mga kababaihan po na nag-free diving. And wow. Then, while they're doing free diving, okay. Namumulat po ng mga basura sa ilalim ng dagat. Oh, wow! Talagang very noble ang cause. Opo. Di ba? Oo. Kaya naman, pang ilang taon na ng Noble Queen of the Universe? Pang 4 na po. 4 years na. 4 years na since po. 2019, ikaw ang kauna-unahang Noble Queen of the Universe, di ba? And this year, si Kring Kring, or Gonzales. Christina Kring Kring Gonzales. Opo. And then, sana po,
this coming year po ay kayo na po makoronahan namin. Ay! Normal Queen Classic. Oh, wag na. Pwedeng-pwede, di ba? Kayo lalo kang pinagpapala, anak eh. You know how to give back. We're not giving because we have everything we have. We're giving because I know how it feels like when you don't have. Yes, diba? Correct. Diba? Alam mo yung pakiramdam ng wala. So, pag nalaman mo isang tao na kailangan tulungan, kailangan tulungan. Anak, baka may gusto ko pang i-promote. Yun lang po. Sana po bisitahin niyo po ang aming pong mga clinics for your health and wellness with your family. We encourage everyone kasi po, sabi nga po, di ba, it's better po na ngayon pa lang ay magpatingin na kayo than later. Kasi pag ngayon pa lang, yung prevention po is better than cure, di ba? So, our clinic, it's more on talagang family wellness po talaga. Kaya kahit po mga bata, pwede pong pumunta. Mga lolo, lola, yan po. So, meron po kaming limang branches na ngayon. Sa Doc Rab's Chiropractic Wellness Doc Clinic. Doc Rab's Chiropractic Wellness Clinic sa Quezon City, Makati, Alabang, Bacoor, and Angeles, Pampanga. Yan. And syempre, don't forget, watch my Biyahera. Saan ka nila pwedeng makontak? Ang IG ko po is Patricia Javier 1 at saka FB Patricia Javier. Yes. And with that, mga kaibigan, maraming salamat. Hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. God bless us all!